siya ay nagapiling mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsisiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Juan Maria Vianney, isang pari. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugon tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging uliran sa pagmamalasakit sa kapwa ang paring si San Juan Maria Vianney. Pakundangan sa kanyang huwarang pamumuhay at pagdalangin, mapagmalasakitan nawa namin ang kapwa-tao alang-alang sa pag-ibig ni Kristo para sila'y aming maakit sa iyo. At kaisa nila ay aming marating ang kaluwalhatian mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises sa ilang ng paran, piliin mo ang kinikilalang puno ng bawat lipi at patiktikan mo ang Kanaan, ang lupaing ibibigay ko sa inyo. Pagkaraan ng 40 araw ng paniniktik, umuwi na sila at umarap kina Moises, Aaron at sa buong bayang Israel na natitipo noon sa Paran Kades. Iniulat nila ang kanilang nakita at ipinakita ang mga uwi nilang bungang kahoy. Ang sabi nila, nagpunta kami sa lugar na pinatiktikan ninyo sa amin. Mainam ang lupaing iyon, saganang sagana sa lahat ng bagay. Katunayan ang bungang kahoy na kinuha namin doon. Ngunit malalakas ang mga taga roon. Malalaki ang lunsod at matitibay ang muog. Bukod dito, naroon pa ang lahi ni Anak. Sakop na mga amelisita ang Negev. Ang kaatasan ay tinitirhan naman ng mga Heteo, Heboseo at Amoreo. Ang nasa baybay dagat naman at ilog Jordan ay mga Kananeo. Pagkatapos nilang magsalita, pinatahimik ni Caleb ang bayan at kanyang sinabi, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lubusin na natin sila, lusubin na natin sila, at tiyak na malulupig natin. Sumagot ang ibang tiktik, hindi natin sila kaya, pagkat mas malakas sila sa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat. Ito ang sinabi nila, higante ang mga taga roon, at sino mang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila ng buo.
Nakita namin doon ang mga Nephilim. Ito'y lahi ni anak, buhat sa Nephilim. Halos hanggang tuhod lamang kami. Ang buong bayan ng Israel ay nalungkot at magdamag na nananangis. At nang magbalik ang mga tiktik, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, hanggang ngayon patuloy pa ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Kailan pa ba sila tatahimik? Sabihin ninyo sa kanila na ito ang ipinasasabi, buhay akong Panginoon, gagawin ko sa inyo ang narinig kong pinag-uusapan ninyo. Kayo'y mamamatay dito sa ilang. Ang 40 na paniniktik ninyo sa lupaing iyon ay tutumbasan ko ng 40 ng pagpapahirap upang madama ninyo ang aking puot sa loob ng panahong iyon. Akong Panginoon ang may sabi nito at gagawin ko ito sa masamang bayang ito. Mamamatay sila rito sa ilang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming magulang. Ang aming ginawa'y tunay na ditumpak pawang kasamaan. Ang magulang namin nang nasa Ehipto hindi alumana. Ang kahangahangang mga ginawa mong kanilang nakita. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Parang ningas kugon ang lahat ng ito'y kanilang nilimot. Sariling balangkas ang sinunod nila, hindi ang sa Diyos. Habang nasa ilang ang sariling hilig ang siyang sinunod. Sa ilang na iyo'y kinalaban nila't sinubok ang Diyos. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos ang tagapagligtas na iyong ginawa doon sa Ehipto'y kagila-gilalas. Sa lupaing iyon ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, iyong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad na dumulog sa poon si Moises na magitan siya at hindi natuloy iyong kapasyahan na lipulin sila. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas sa sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gapotopmay, di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis, siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel, lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, tulungan po ninyo ako, Panginoon.
Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon." Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo." At noon din, gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Tunay nga po na ngayong araw ay pinapaalalahanan tayo ng napakahalagang bagay na dapat nating taglayin, lalo tigit sa panahong ito ng pandemya at dito po sa Pilipinas, lalo sa unang pagbasa, nagalit ang Diyos sa mga Israelita dahil sa kanilang mga naging desisyon sa buhay. Desisyon na hindi kumonsulta sa Diyos sa kanilang mga balak o sa kanilang mga nais gawin. Kung kaya ang Diyos ay nagsalita na dahil doon ay mas lalo pang ahaba ang kanilang paglalakbay sa ilang at doon na rin sila aabutan ng kanilang kamatayan. Maganda rin ngayon no, na masuri at makita natin na sa pinagdaraanan ng buong mundo, no, hindi lang dito sa Pilipinas, na pilit nating ginagawa ang lahat para patunayan na tayo po ay magaling. Umaabot sa punto na maging ang Diyos ay parabang kakumpetensya natin at gusto natin patunayan na magiging kapantay natin ang Diyos. Kaya nga nagkaroon tayo ng virus dahil sa kung ano-ano mga desisyon natin sa buhay na lahat naman ay naaapektuhan. Kaya nga sabi po sa Salmong Tugunan, "Nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming mga magulang. Ang aming ginawa'y tunay na ditumpak pawang kasamaan." At sa Ebanghelyo, muli ito yung paanyaya sa atin na mas makita natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Wala talaga tayong may pagmamalaki sa harap ng Diyos. Bagos ay kailangan natin makita na tayo po ay nangangailangan ng awa at habag ng Diyos. Pagpapakumbaba at pananalig sa Diyos ang dapat nating mas pairalin. Hindi tayo, hindi natin deserve na tayo po ay tulungan ng Diyos. Pero napakabuti ng Diyos para bigyan pa rin at pakinggan ang ating mga panalangin, lalo tigit kung ito ay may kalakip na pagtitiwala at kababaang loob. Hindi matatanggihan ng Diyos ang taong nagtataglay ng kababaang loob. Mahirap po yung hahanap tayo ng masisisi o kaya naman magsisisihan tayo sa mga nangyayaring ito. Ang panawagan sa atin, pwede natin sabihin, wala naman tayong kinalaman sa virus na ito, bakit pati tayo pinahihirapan? Bakit tayo nadadamay? So imbis na magamat naiintindihan natin yung sentimiento ng karamihan, pero kagaya ng babae sa ating ebanghelyo, ang kailangan natin lumapit sa Nazareno, lumapit sa Diyos, makiusap, magmakaawa sa Diyos,
na tayo po ay tulungan, lalo tigit ang mga nagkakasakit, ang mga nasa ospital, ang mga pinahihirapan gawa ng virus na ito. May awa ang Diyos. Tulad noon ng paalala na sinabi ni Jesus sa babaeng ito, napakalaki ng iyong pananalig, mangyayari ang inihiling mo. At doon din nawa tayo dalhin ng mas mapalalim nawa natin ang ating pananalig na magdadala ng masigit na pagtitiwala sa Diyos. Walang lumapit ng nagtataglay ng pagtitiwala sa Diyos ang nabigo sa kanyang kahilingan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, bihira nating naaalala ang mga paring tumutulong sa atin sa bawat araw sa ating mga pangangailangang espiritual. Sa kapistahan ito ni San Juan Maria Vianney, alalahanin natin sila sa ating mga panalangin. Ang ating itutugon, Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Ang ating mga pari, naway patnubayan ng banal na espiritu sa pag-akay nila sa atin sa daan ng kabanalan. Magkaroon nawa sila ng tunay na sigasig sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Manalangin tayo. Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Ang mga kura paroko, naway bukas loob na maglingkod sa simbahan at maging saksi sa mabuting balita na kanilang ipinahayag. Manalangin tayo. Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Ang mga laikong mananampalataya, naway makipagtulungan sa iba't ibang programa at pagkilos sa parokya. Manalangin tayo. Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Sa kanilang kabutihang loob, ang mga Kristiyanong magulang naway maalagaan ang bukasyon sa pagpapari sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Manalangin tayo, mga kapatid, upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Maria Vianney ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't sa Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang mukhal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, minasalamatan ka niya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawa ka niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, ng kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintabating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan, ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Juan Maria Vianney ng iyong paglingap na maaasahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, hintakasi ng mga may karamdaman. Ningapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noong ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ihalay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo, at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Manalangin tayo para sa pagbabaspas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahin at ang kanilang mga dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po.